So what's up mga otits, kumusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to mga otits, nandito tayo sa Santo Cristo, Dasmariñas, Cavite. Dahil dito mga otits, makikita natin ang iba't ibang uri ng aquatic plants. So yun mga otits, kasama natin si Otit Francis. Ayan, nandito tayo sa kanyang plantasyon ba tawag dito? Mga kadamuhan, no? So ano ba yung mga otit, ano ba yung aquatic plants na makikita natin dito? So yun, itong meron tayo dito mga aquatic plants, ano? Parrot feather. Ito, parrot feather. Tapos red rubens, the Dwidia red rubens. Water lettuce. Tapos Rotondo polyhedra. Blood red. Tapos Polisperma green. Ah, magkaiba to, atit? Okay ba to? Itong ano eh, wala kasi akong mapaglagyan eh. Polisperma green. Tapos Bacopa munieri. Tapos meron pa ako dito yung ano, Caroliniana Bacopa. Tapos meron na rin yung ano, yung water wisteria, halo-halo na eh. Tapos meron ding dwarf sagittaria na naka-immerse. Bakit otit nakalagay sa ganyan tapos tinatakpan nung, ayan. Bali yan ito, yung parang pinaka nagsisilbing ano, dome, humidity dome. Para ano, kasi sobrang init dito sa ano, sa Cavite. Parang ano to, greenhouse effect. Oh yan, and yung DIY. So paano yung ginagawa natin dyan, otit? Inisprayan ba natin or? Pwedeng wag mo na isprayan, basta may onting tubig lang dun sa may sobra. Mag-evaporate na lang yon. Oo, paikot-ikot lang siya dyan yung tubig. Yun. So yun mga kaotit, nakakuha tayo ng technique, no? Para ito, parang bago lang to sa paningin namin tong DIY na to, otit eh. Kasi nasusunugan lagi ako niyan nung tatanim ako nito. Laging nalulusaw yung ano, yung mga dahon. Tapos meron din ano, ito nakalutang lang yung ano ko eh, kabomba eh. Kabomba green. Punong-puno ka otit ng water lettuce dito, no? Oo, meron din sa abila. Tapos yan, isa lang yung ano, isda oh. Ano wala? Ay, ayun yung pantanggal mo ng kitikite. Oo, oh, ayun lang. Ayun yung gapi ko. Tapos hydrilia. Ito, bagong tanim lang to eh. Hydrilia. Pag mga ganyan, otit, mga ilang ano yan, ilang months yan bago yung anihan? Siguro mga isang buwan to. Pati yung mga gapi grass. Yung gapi grass, agis mo lang dyan. Dadami na yan. Ako nga pala si Francis. Isa akong ano, tattoo artist. Bali yung ano, pag gapi, shrimp, tsaka yung pag mga aquatic plants, bali hobby ko lang to. Pag wala akong tattoo, o yung mga piercing or dreadlocks, yun yung mga ano, ginagawa ko. Pero nung nag-pandemya, walang ganong tattoo, bali yung ano, napagkakitaan mo na yung ano, yung pag-hobby ko ng mga plants, nakapagbenta na ako sa Shopee, online. Meron din tayo dito ng ano, Busepalandra. Paka-order ko lang 'to. Bali ngayon paparamihin ko pa lang or experiment pa lang 'to eh. Kung mapaparami ko o hindi. So, atit, kung nakakabenta ka ng mga halaman mo, nabili ka rin 'no, pang-upgrade. Kailangan mo rin mag-upgrade, hindi yung ano kasi mananawaran yung ano eh, tsaka yung ibang aquascaper. Hindi rin ako kontento sa isang halaman 'yan eh. Bibili rin ng iban. Kunyari nagsimula sa low-tech tapos pupunta ka naman sa high-tech, kaya meron kakaroon ka ng mga ano, bibili ka rin ng mga panibagong halaman na pang high-tech. Ito, anong halaman yan, Otit? Ito, pang low-tech lang to, Busepalandra. Pagka nagtanim ng ganyan, Otit, ano to? Garden soil lang din? Ito nga, ano lang to yung garden soil lang, kaya kung saan sa ano lang ang soil lang to eh. Pero naglalagay ka dyan ng mga osmocoat, or? Oh yun, pag meron, pwede kang maglagay ng osmocoat. Pero minsan, kasi nagtatanim din ako talaga ng mga ano, yung mga siligo. Ang mga fertilizer ko doon, minsan tinitesting ko rin sa kanila. Kasi yung pagtatanim ko, parang eksperimento lang din yung ano. Kung saan yung effective na experiment mo? Kanyari, naglagay ako dito ng ano, triple 14, effective sa kanya, dumami. Eh, nang gagamitin ko. Pero yung osmocoat kasi mabagal yung ano, yung release ng ano. Mabagal ang osmocoat yung release ng ano niya, ng fertilizer. Pero mas maganda yung mabagal din kasi hindi masusunog. Pero tinitesting ko rin talaga kung i-epekto. Kung mas mabilis ang epekto, tapos hindi na susunog yung halaman, di mas okay. Ganoon lang, experiment lang din. Ito, atit, anong halaman yan? Ito, ano, Ludwigia, ano, repens.
immerse. Tapos mga duckweeds. Duckweeds, ayan. Guppy grass. Tapos ito, ano to eh. Kaka-harvest ko lang to, kaya medyo ano yung iba eh. Marami atang order ng sa Shopee, o tita? Oo. Nag-auto ko sa Shopee noong nakaraan. Ito, dwarf Sagittaria. Meron ako dito yung immerse, tsaka yung ano, submerge. Ito, yung dwarf sag. Mahirap ba, otit, kapag naka-immerse yung mga aquatic plants natin? Parang mas maganda sa ano eh. Sa immerse. Pero dapat sa una, gagawa ko, ganito mo na gagawin mo. Mm-hmm. Habang pagkaunang tanim mo, humidity dome mo muna siya na ano. Kung meron kayong humidity dome na okay. Yung nabibili sa Shopee, okay yun. Pero kung wala kang pambili, hindi ay way, ganun lang. Oo, ganito na lang, no? Pag ano, una, tanim mo muna. Pag nabuhay na, tsaka mo natanggalin to. Kung baga kapag malakas na sila, pwede natin tanggalin to. Kailangan lang natin maging madiskara sa buhay, mga otits. At dahil pandemic nga ngayon, maraming nawalan ng trabaho at naging mga plantito. Tapos dito pre, ano naman yung ano natin dito? Aquatic plants. Ayun, ganun pa rin. Meron tayo dito ng ano, Stricta. Tapos Hornwort. Polisperma green, ngayon pa lang din dumadami. Oh. Pero paano yan? Submerge yan pre, tapos umangat na lang? Ito, umangat na lang to. Pwede na yan ngayon ibenta ng immerse, no? Tapos meron din tayo dito ng ano, Amazon sword. Ayun. Amazon sword, tsaka dwarf sag, meron pa rin din. Kaya mo lang, tapos pag mga ganito kasi, hindi ganang money, masigaso eh. Kaya lang, parang ang kalabaw mo naman dito kapag sobrang init sa hapon. Yan. Mga bandang alas, ano, alauna, alas dos, yan. Sobrang init nun. Kaya meron dito, ano, tinabi ko siya sa mga, ano. Palmera. Oo, para medyo may dilim ng konti. Dito muna tayo, otit, sa, eto, ano ba to? Lily? Oo, meron tayong lily dito. Kung merong sili, merong lily. Ayan. Ito yung ordinaryong lily. Kaso, galing to kay, ano, kay Boss Jason. Jason Rebili. Rebili. Ayan. Ayan, dati yan, mahaba eh. Ayan. Yung iba, kinain na ng mga ibon eh. Pero pag ganyan, no, tit, yung mga ganyan, napapakinabangan mo pa yan eh, no? Oo, pwede mong gawin. Yung ganito, yung mga bulok, wala na yan. Pero ito, yung seeds, naibenta ko rin sa Shopee yung seeds. So, available din to sa Shopee mo? Oo, available yan. Tapos ito, yung balat niyan, ginagawa kong hot sauce. Hindi ako makagawa ngayon ng powder kasi ano, hindi dire-diretso yung ano, yung production nito. Yung mga bunga, hindi nagsasabay-sabay. Dapat kasi yun ano eh, sabay-sabay kasi para pag nagturbo ka, para maging powder. Isang turbuhan lang eh, kung ang bunga minsan dalawa lang, minsan lang magsabay-sabay talaga eh. Kaya hindi talaga mahirap. Ginagawa ko na ng suka. So paano tayo ngayon? Saan tayo punta? Doon naman tayo sa kabila. Tara. So, bali yan, din gasos ko dito sa pag-aabi ko na to. Nasa ano lang, mga nasa 500 to 1,000 lang. Kasi ano lang, mga badya lang. Pwede yung mga siyang badya lang. Tapala mo lang, tapos yung mga container na ano, mga galon, pwede na yan. Tapos lupa lang, bali yun. Tapos, bali yung kikita, ang kinita ko naman dito, medyo umabot din ng mga nasa 8,000 to 10,000 mga ganun. Mula nagsimula ako nang mga nung ano March. Tapos iba pa yung mga benta sa Shopee pa lang yan, pero iba pa yung benta ko sa mga nag-walk in dito sa akin. So ayun mga otit, tuloy tayo sa ano natin, pangalawang plantasyon. Pero hindi ba tayo inuhuli niyan? Hindi ba tayo mahuli niyan, otit? Hindi tayo mahuli niyan. Legal to. Oh shit. May mga plantasyon natin dito. Ito yung mga plantasyon natin, oh. Carolina Reaper. Ito ba yung pinakamanghang? Ito ang pinakamanghang na sili sa buong mundo. So yun mga otit, pumunta na kayo dito. May challenge ba ito, otit? Pwede, gusto mo ba? Hindi, yun. Baka mayari tayo. So ito, naka-plastic ng ganito dahil? Ito kasi, ano, minsan sinusundot ng mga bubuyog. Mm-hmm. Kung nasundot yan, mabubulok na. Kaya nalagyan ko ng ganito. Pero siguro iyak naman yung bubuyog din doon, no? Kaya kinakain sila ng ibon. Gusto nila ng ibon yung ano, yung mga... Ay, oo, kasi nga, di ba yung mga lovebirds, yung mga parakeet? Mm-hmm. Pampagana nila, no? Kumakain din ng mga so, sili. Ito, magkano yung isang ano niyan, bentahan ng isang ganyan, otit? Ang bentahan talaga nito nasa, ano, 100. Dati kasi meron 150 pesos, 10 seeds, sa pupirasong buto lang. Yun ang bentahan niya ngayon. Eh ngayon, mas medyo dumami yung kompetisyon.
Yung iba nagbababa ng presyo para mapagbentahan naman sila. Mapagbenta sila. Ito kasali to sa event to. Nanalo to. Kanina nanalo to. Hindi nga literal? Oo, nanalo to. Sinali ko sa event. Sa group namin to sa Sili is Life. Best in ano? Best in container design. Pa anong naman 'yan, Otit? Anong function nitong mga 'to? Wala lang, ano lang. Design. Magdi-design ano, nasa siya best in container design. Mm. Tapos kailangan tanim mo mga ano, sili. Sili. Oh. Tapos 'yun, may pa-premyo. Wala kang ano, wala kang gas design. Walang entry. Walang entry. Sali mo lang, gawa ka ng tatanim ka lang. Susunod meron uli. Pero ang pa-premyo nasa higit mga 10k. Iba-ibang kategory, may best in Carolina. Magkano naman na panalunan mo sa ganyan, no, Tit? Dito, panalo ko rito, 1K. Yun, no? Ano. Sumali ka lang, no? Sumali ka lang. Ganun. Tapos masaya ka pa dahil libangan mo to, no? Libangan mo, tapos yung bunga, pwede mo rin itanim, pwede mo may ano. Pero anong pinadidilig natin dyan, no, Tit? Yun, ito. Ang sikreto dyan, dahil meron tayong mga ano dito, tab. May mga isda, yung dumi ng isda, nandiyan na. Yan, ganyan. Mm. Eh, sikreto natin dyan. Pwede yan, sa aquarium kayo kumuha. Kunyari, mga pinaglinisan yung mga aquarium. Pero ito, tita. Ito bang mga aquatic plants mo na to, nilalagyan mo pa yan ng asin? Hindi na. Hindi na lang yan. Tubig lang. Tubig ulan. Oo. Yun lang. Wala nang linis-linis din. Kasi kapag asin din, napapasobra sa asin. Kumbaga parang naluluso din, no? Kaya hindi ko pa nasubukan yun. Kasi, basta yun. Ano lang, stock water. Tapos, tanim lang, nalagay ko lang sa ganito. Kaya, sa ganito. Oo. Lagay mo lang dyan lupa, tapos aquatic plants, tanim mo lang dyan. Mga ilang buwan, harvest ka na. Ganun lang. So ano naman yung mga aquatic plants natin dyan, Otit? Meron dito, ano. Ito, nakalbo na kasi, kakaano ko lang, harvest eh. Balisneria. Hmm. Balisneria. Ayun yung jungle, di ba? Oo, oh, jungle balisneria. Kala ko itong ano mo, Otit, eh, plantasyon mo, jungle. Tapos ito, Hydrilia. Ipipin natin sa comment section yung FB niya para syempre mapuntahan nyo rin at mabisita dito. Dito, Otit, ano ba to? Ito naman yung mga, ano ko, eksperimento. Ito yung mantigarlo tsaka ano, hair grass. Ito yung pinaka, ano ko, humidity dome. Hmm. Yan, ano, DIY yung, ulit? Oo, oh, yun lang. Okay lang maarawan kasi, ano eh, hindi naman madadirik yung sunlight nyo. Yan, nabuhay na. Dati, konti lang yung nilagay ko dyan eh. Basta may tubig lang. Hindi naman ano, nagkakaroon ng gitigit eh. So, nagsimula ka, Otit, sa isang ganito? Isang tab? Oo, sa isang tab lang binili ko sa Shopee. Bumili ako isang ganyan, pero ngayon madami na. Meron pa doon sa kabila. Mm-hmm. So, ayun mga ka-Otit, no? Magandang, hindi nyo napapansin na dumadami na. At the same time, kapag oros na ng anihan, talagang maaasahan nyo itong mga aquatic plants natin. Ayun, isipin nyo, bumili kayo ng isang tab. Kuha kayo ng isang chunk dito, lagay nyo lang dyan. Pag dumami, ba, malaking kita rin din kasi magkano isang ganito, Otit, sa'yo? Ang bili ko na ito, nasa ano eh, 200 plus. Mm-hmm. Pero ngayon, wala pa akong ganyan sa Shopee kasi pinaparami ko. Pinaparami pa? Mm. Mahirap naman kasi yung bibiglayin natin, no? Oo, tapos isa lang mabibenta ko, tapos wala na agad. Sold out agad. Oo, sold out agad. Kailangan marami para ano. Para talagang tatangkilikin ng tao. Ito, Otit, photos. Ayan, photos. Grabe. Hindi maubusan dito ng ano. Ayan, nabibenta ko rin yan. Magkano isang ganyan natin, Otit? Isang taon, 75. Mm-hmm. Dito ang putol. Paano gagawin nila dyan? Tatanim na rin? Una, binababad muna sa baso na may tubig. Para mag-ugat? Kahit hindi mo na, kahit kunyari, pagkabili sa akin, ginagawa ng iba, overnight muna, ano, nakababad sa tubig. Tapos kinabukasan, diretso na sa lupa. Mm-hmm. Ayan na, saglito lang. Madami na ulit. Ito po. 70 isang taon? 75. Ayan. Pero malamang sa malamang may tatawad sa atin dyan. 70 na lang po. Hindi. Hindi ka naman makakatawad sa Shopee. Ayaw nga pala. Sa Shopee nga pala to. Hindi. Yung mga walk-in, oh, Otit. Mga walk-in. Pwede. Yung mga walk-in. Ayan mga ka-Otit. Ito yung plantasyon. Plantasyon na legal. Walang huli. Ako na iba-ibang variety ng sili. Meron akong ano. Habanero. Parang kamatis eh, no? Oo, oh, parang kamatis. Pero ito mga kalabasa. Ah, oh, ito. Ito, medyo parang naglulugon yung dahon, pero may mga ano na bunga. Yan, mga kalabasa yan. Mga kalabasang maliit.
Pero mamumula yan. Yan lang taniman niya. Oh. Ano ba tong mga sili na to, Otit? Mas ano sila kapag taglamig or taginit? Merong ano kasi, may taglamig eh. Pero hindi ko pa masabi kasi nandito lang eh. Talagang dito, kitang-kita niyo naman mga kaotit, hitik na hitik sa bunga. Parang yung mga aquatic plants niyang binibenta, yan o. Oh. Meron pa rin doon. Ito, scorpion. Ah, iba-iba talaga, scorpion ano? Scorpion pepper. Trinidad Maruga scorpion. Yan. Tapos, monster naga. Iba-iba, no? Tit, no? Monster naga. Pero parang, parang bell pepper lang na. Kung sa kabilang plantasyon, meron na tayong nakitang bakopa. Ito pa, mga kaotit. Yan, mga bakopang namumulaklak. Order na kayo mga tito sa Shopee. Oras na nang anihin, no? Tignan nyo, ang haba na ng mga to. So yun, Otit, saan ka ba nila pwedeng makontak? Ayun, pwede nyo ako kontakin sa Facebook ko, Francis Benaventura. Tapos, meron din ako sa Shopee account, Lanchitos. Tips and advice naman, Otit, sa mga kahabi natin na gusto rin ng ganitong pagtatanim. So, yun lang, ganun lang. I-enjoy nyo lang. Huwag kayong masyadong ma-stress. Basta, magtanim na kayo. Enjoy lang, happy lang, ganun lang. Huwag muna nila isipin yung pera, no? Huwag muna isipin. Basta mag-enjoy lang. Tanim-tanim lang, ganun lang. Tapos, Otit, yung mga bibili na mga ka-Otit natin sa'yo, pwede mo silang i-guide, no? Oo, oh, pwede. Pwede kayong magtanong sa akin. Chat nyo lang ako sa Messenger. Oh, hindi naman suplado to eh. So, yun, Otit, eto na ang malaking tanong. Kung ang tawag sa nag-groom ay groomer, anong tawag sa nag-show? Shower. Walang energy to. 1, 2, 3. Shower! Salamat mga kaotit. Sana nagustuhan nyo. Peace.